Attorney Paul, sa ating next na sumbong atraksyon nandito si Virginia Pag-asa. Ito yung nanay ng mga bata. Nais niyang makuha ang kanyang mga anak na 9 years old and 7 years old sa dating kinakasama nito sa Bacnotan, La Union. Mm. Okay. Okay. Ma'am, good Virginia, afternoon po. Good afternoon. Sir. Yes, narinig ko yung kwento kanina. Pero sige, pakikwento ulit. Ano? Yung inyong concern. Gusto ko pong kunin yung mga anak ko. Okay. Dahil po, nami-miss ko na rin sila. Dahil iba po kasi yung feeling na kasama mo yung mga anak mo eh. Matama po, mami. Tsaka ano po, wala po yung ama ng mga bata doon sa bahay nila. Sino pong nag-aalaga? Yung lolo't lola lang po. Okay. Mm-hmm. Kasal po kayo? Hindi po. Okay. Lolo't lola nino po? I mean, sorry, anong kaninong side po? Side po ng lalaki. Side ng lalaki, okay. And then, mami? Sige po, tapos. Tapos po, yung may anak pa po kami na nasa akin na mm-hmm. 5 taon, na 5 weeks pa lang po niyang nakapiling at nakita. Ngayon po hanggang ngayon walang sustentong dumarating sa mga anak ko. Ang gusto po nilang mangyari nun, sir, yung anak ko po, ibibigay ko lahat sa kanila para doon na lang po nila sustentuhan. Mm-hmm. Hindi daw po sila magbibigay ng pera pag nasa akin yung mga anak ko. Okay. Okay. Sige po, nasa linya na. Linya si Mr. ano no? Rodolfo Gabriel Senior. Siya po yung tatay. Ganito po 'yon. Magandang, yes, tatay. Magandang hapon po. Live po tayo sa Wanted sige sa radio. Po, sige po. Ganito sige po. Po 'yon. Ang kwan ng hiwalayan ng mga nila ganito. Now, yung anak ko veterinarian. Ngayon, okay. Siya ang namamahala ng distribution ng sales nung company fees dito sa Northern Luzon. May collection siya na tinatago sa bahay kasi kung hawak-hawak niya baka ma-hold up siya. Mm-hmm. Iniwan niya. Ngayon, nawala yon. Almost 300,000. Tanong ng asawa ko kung ano, saan kinuha niya. Hindi raw kinuha. Sila lang naman bahay sa tinutuluyan nila sa Isabela. Mm-hmm. Ngayon, hindi namin alam na nangyari yon. Pero nung naghiwalay na, nagsalita itong anak nila na ano, yung pera, mga pera, maraming pera na ito ang ina niya dahil mga 5 years old na yung panganay nila. Hello, Tay. Oh, hello. Oh, nasaan po ba si Rodolfo Gabriel, yung anak po ninyo? Ikukwento ko nga sa inyo para maintindihan nyo. Si Rodolfo, nagkakato yan. Wanted po siya, ma'am. Ito po yung warrant arrest niya. Na, so, pala tatay ano? Ay may warrant arrest? So may warrant po yung anak nyo? Oo, may warrant of arrest. Kaya lang, nagkasundo na sila ng kumpanya na unti-unti niyang binabayaran. Mm. Although, hindi pa na-withdraw yung kwan. So, meron na lang yung siguro list ng 200,000 na hindi niya ano. Sige po. Salamat po sa kwento po, tatay. No? Pero, yung gusto po ni Virginia ay makuha yung anak niya. At saka po, ma'am, yung attorney, yung ano po, yung... Ganito po yun. Sige po. Saan ho ito sa DSWD, na-evaluate yan, sinauli sa amin, merong transfer of custody, yung tatlong anak. Ano po yung transfer of custody na yun? Patingin niya po ako. Ito po, may kopya, no? Titignan natin. Pero po, kasi, no, alam nyo naman siguro po, tatay, na sa batas, ang parental authority ay talagang nasa nanay po. Kapag wala yung tatay. Alam po namin yan. Yung kasi hindi ho sila kasal kahit nandiyan yung tatay. Kaya lang. Kasi hindi sila kasal. Nila, kaya nagkakaganyan yan si Juan. Gusto niya makuha dahil ay ibabakasyon daw. Ayaw naman ng mga anak nila. Dahil oras na Juan, hindi na kami makakabalik dito. Dahil doon sa kanya, wala. Minamaltrato kami ng mga
Hello, tatay. Opo. Opo. Ganito, tatay. Base po kay Attorney Paul, talagang mapupunta po ang mga bata sa nanay. And nasa linya din po natin si Miss Rosemarie Calpito, ang head po ng MSWD o ng Baknota na La Union. Miss Rosemarie, good afternoon. Miss Rosemarie, good afternoon po. Hello po, Miss Rosemarie. Yes, sir. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Hello, si ma'am. Shari po ito, ma'am. Kasama yes, po natin ma'am. Si Attorney Paul Castillo dito po sa programa po ni Idol Raffy Tulfo. Miss Rosemarie, papaano po kaya ito kung narinig niyo po yung kwento kanina? Yes, ma'am. Basta yung pan-address, ma'am, yung anong barangay para alam namin kung saan. Anong barangay po, kayo, ate? San Juan po. Alodaid po. Alodaid daw po, madam. Yes, ma'am. So, ma'am, pag... lumapit po kayo sa tanggapan, lumapit kami sa tanggapan ninyo, pwede nyo ho silang masamahan para kunin yes, yung anak niya. Kasi ayos, po, sir. Kasi po, illegitimate yung children eh. So, definitely, parental authority belongs to the mother. No? Yes, sir. Ilang taon ba, sir? 9 and 7. 9 and 7 po. Ay, parang lang yung nasa batas, yung 5 years old below. Hindi po, yung nasa batas po, pag 7 years old, at walang argument no sa nanay talaga. Mm-mm. Pero ang nasa batas din po is talagang pagka illegitimate ang hindi sila kasal. Yes. Opo, hindi ho sila kasal, yes, opo, yes, hindi sila kasal. So talaga pong nasa nanay, 'di ba? Nasa family code po natin 'yan, no? Makukuha mo 'yun. So makukuha mo 'yon, Virginia. Doon po kay Tatay Rodolfo po. Sir, ano po no? Kung gusto niyo po na ipaglaban ng kustodiya ng mga apo ninyo, kayo po ang lalapit sa hukuman. Hindi ho si complainant ang lalapit sa hukuman para makuha yung... Hello. Yes. Opo, nandito ang kasulatan. Opo, diba, alam po namin... Yan. Opo. Bakit ganyan? Nabago na. Hindi po, ma'am. Ang kasunduan dito ay limang... ito ang kasunduan na pirmado nilang mag-asawa si Virginia Pag-asa at saka yung anak ko. Pero po ma'am, bilang nasa kanya po ang parental authority. At yun yung dalawin. Opo ma'am. Bilang po nasa kanya yung bilang nasa kanya yung parental authority or autoridad na magulang. Okay. Sige ma'am, kausapin din po natin si Police Senior Inspector Virgilio Cruz, ang Chief of Police po ng Baknotan, La Union. Hello po, Sir Virgilio. Sir, good afternoon. Yes, ma'am. Actually, yung title po ni Police Captain na. Tama police ba? Police Captain. Yes po. Yes, ma'am. Police Captain Virgilio Cruz. To. Oh, yun yung bagong title ngayon po. Hello po. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Sir, opo, dumulog dito sa ating live po tayo, no? Dumulog sa ating tanggapan si Miss Virginia. Gusto makuha yung kanyang dalawang anak, no? Hindi ho sila kasal ng father, so kanya ho talaga ang authority. At parang may kaunting resistance, no? Sa side nung father. Hello po kay Inspector Virgilio, Captain. Captain, Police Virgilio. Captain. Opo. Kap, baka pwedeng paasistihan na lang po itong si Miss Virginia Pag-asa na makuha po ang kanyang anak. Sige ma'am, kuha po. Kasama po itong si Miss Rosemarie, ang head po ng MSWD. O baka pwede po natin ma-schedule para po makuha ang kanyang anak within this week po. Sige po ma'am. Sige, maraming salamat. Pakilala po na pumunta sila po ang station at i-assist po namin po sila. Sige po, maraming salamat po, Police Captain Virgilio Cruz. Okay po, you're welcome po. Salamat po. Gayon din po kaya Miss Rosemarie Calpito, ang head po ng MSWD. O, Miss Rosemarie? Yes, ma'am. Ma'am, opo, puntahan na lang po natin itong bahay po nila Mr. Rodolfo Gabriel Sr. kasama po ang mga kapulisan para po makuha po itong dalawang anak po ni Miss Virginia. Ano yung anong barangay, ma'am? Alodaig, Baknotan. Alodaig. Ay, hindi Baknotan yung Alodaig po. San Juan. San Juan po, ma'am. Po yun. Okay po. Oo. Sige po. Ipapa-assist na lang po namin kayo sa San Juan, La Union, ma'am. Tatawagan na po namin ASAP, as soon as possible, ma'am. Hindi, ma'am. Pag yung San Juan, yung social worker ng San Juan, ang pupunta doon. Hindi opo. Po kasi San Juan yung barangay. Opo, ma'am. No, yes hindi, po. Hindi ko jurisdiction yung yes, po. San Juan, La Union. Ah, okay. Opo, sige po. Papa-assist na lang namin kayo. Tinatawagan na ng researcher namin yung sa San Juan, La Union para kayo ay ma-assistehan at mapapuntahan nyo yung lugar po nito. Yun yung sinasabi nyong agreement, ma'am. No?
ganito yan. Kasi po, nasa inyo yung parental authority talaga sa batas eh. So, ipagpalagay na lang natin na noon, nag-agree talaga kayo. Anytime mo, pwede nyo mabawiin. Kasi naman po, nasa inyo yung parental authority. Okay? So, ganun lang po yun. So, kung sabi nila may agreement, edi magsulot kayo. I am revoking the agreement because nasa akin ang otoridad ayon sa batas. Ganun lang ho talaga. No? Nasa batas naman ho natin yun. Hindi natin iniimbento yun eh. So, yun nga po ngayon, attorney, nag-text yung anak ko, yung babae. Ang sabi ng anak ko, Mama, nanggugulo ka na naman. Hindi po sasabihin ng bata yun kung hindi na-brainwash. Yun po. So, may trabaho naman po kayo, no? Meron po. May gym po kami sa, Montalban. Okay. Sige po, no? Bilang nanay, karapatan nyo po yun. At gaya na sabi natin kila Sir Rodolfo kanina na, yun nga, karapatan din naman ho nila, no? Kung gusto nila ipaglaban yung kustodiya, sila ho ang pupunta sa husgado. Ganun po yun. Okay? At yun nga, kung kanilang mapatunayan na merong supisyente at tamang dahilan para makuha yung bata, korte na ho ang mag-decide, yes, ma'am. Okay? Okay. Pero makukuha niyo po yung mga anak niyo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Yes, tinatawagan na po natin yung mga contact person natin, ma'am. Para masamahan po kayo ng police, gayon din po ng MSWD o po ng San Juan La Union. Yes, okay po. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Ganun pala yun, attorney, kapag hindi po kayo kasal. Kapag hindi po kayo kasal, lagi nating sinasabi ito, no, pag natatawagan tayo nila idol, na pag hindi po kayo kasal, ang kustodiya, ang parental authority ay nasa nanay po. No? Ang ibig ko sabihin ng parental authority, ito ang kustodiya, decision sa gagawin sa buhay, pagpapalaki ng anak. Yes, no? So wala ho dyan sa tatay, nasa nanay po. So kayo pong mga mami, kung kayo po ay hindi kasal, nasa inyo po ang parental authority. At pwede po itong kunin ng tatay kung pupunta siya sa husgado, magpa-file siya ng case, at mapatutunayan na merong mabibigat na dahilan para bawiin sa inyo. Pero kung walang ganong dahilan, ang pagpapalagay ho ng batas, nasa inyo yung parental authority. Kahit ilang taon na yung bata, attorney? Kahit ilang taon na ho yung bata. Yung sinasabi ho nilang 7, no? Pag 7 below kasi ho, walang argument. Okay. Kumbaga, 6 yan, wala tayong argument, sa nanay ho talaga yan. Okay. Yun nga, unless na lang talagang sobrang imposible na talagang walang talaga, no? Dun kay mami. Pero kung ang malakas na pagpapalagay po pag below 7 sa nanay talaga. Pag above 7 hanggang 18 yan, no? Kasi hanggang bago ho yan maging isang adult, sa nanay pa rin ho yan. Pero syempre, yun nga, kung gustong i-challenge ni daddy, pwede niya hong subukan, pero maliit ho yung window chance para, yes, ibigay yan sa daddy. Korte po ang magsasabi. Korte po ang makakadetermine yan. Pero kung walang ang automatic, ang presumption, sa nanay ho talaga.